Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 241. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y naghalimaw nga itong dalawang power forward ng magkabilang kupunan at nagkaroon nga ng Black Party. Kaya naman dito'y labis nga na napahanga itong si Toru Minami dito kay Hanamichi Sakuragi. Ibang klase itong batang to. Ngayon ko pa lamang siya nakita. Hindi naging maugong ang kanyang pangalan kung saan man ako naroroon. Hindi sagap ng antena ko ang kanyang baga. Ngunit bakit? Bakit ngayong magkarap kami nito, tila ba gugulatin niya ako? Merong potensyal tong batang to. Kahit rookie pa lang siya, ay meron na siyang dugong veterano. Kaya panigurado, magiging classic ang laban na to. Sa wakas, nakaharap na rin ako ng kasing husay ko sa posisyon na to. Wika nitong si Minami samantalang. Sa kabilang banda ngay. Ayos lang yan! Kahit black ang naganap sa atin pa rin ang posisyon. Bumaba na kayong lahat. Kailangan nating pumuntos dito. Wika nitong si Miyagi, kaya naman dito'y hawak-hawak na nga nitong si Taiji Rukawa ang bola at dito'y kalat nga ang kanyang mata. Tignan nyo itong si Taiji Rukawa. Sobrang kalat ng kanyang mga mata. Tila ba nauhubog na sa kanya ang posisyon bilang maging point guard. Mahusay siya, pinaghusay ang kanyang passing skills. Wika nga nitong si Ayako nang biglang atake nga ang kanyang ginawa sabay. Isang crossover at itong si Mikasa ay naiwan nga ng bahagya at hindi na nga siya nagpakundangan pa. At dali-dali ngang nagbullet pass patungo dito kay Sashi Mitsui. At itong si Mitsui ay wala nang sinayang panooras at daling pumukol ng isang tres at dito'y bang! Pasok nga ang tres nitong Sashi Mitsui. Nice one! Napahusay! Pasok ang tres. Pinaghusay na nitong si Kaede Rukawa ang kanyang passing skills at lalong-lalo na itong ating sniper malabong magmintes. Sigawan ng mga tao at dito ngaya, tsamba lang. Tsamba lang ang lahat ng yun. Kung inaakala mo na malalamangan mo ko at maging mas mahusay sa akin sa tres, pwes nagkakamali ka bata, wika nitong si Kanaha. Ha, talagang hindi mo tanggap. Ang yung shooting ni Matsumoto ay hindi magkalayo dahil pinsan nga kayo. Nag-iisa ang yung guru, ngunit hinding-hindi nyo matatawaran ang aking inspirasyon, ang matandang iyon. Wika nitong si Sashi Mitsui na tinuro itong si Coach Ansai. Kung ganun, sige, bibigyan kita. Black Party kanina,
best. Bugan naman sa tres ngayon. Wika nga nitong si Kanaha. Kaya naman, Tim, kailangan nating mag-focus dito. Ang gagawin na lang natin ay kailangan pumuntos ng panigurado. Wika nga nitong si Drake Luna nang bigla nga. Isang napakabilis nga rin na pasa ang kanyang ginawa patungo dito kay Kaisina. At itong si Kaisina ay talagang binabangga nga itong katawan ni Akagi ng biglang isang pasa patungo nga dito kay Mikasa. At itong si Mikasa ay hindi nga na nagsayang pa ng oras at napangiting. Libre si Kana sa gilid. Puntos to, wika nga nitong si Mikasa sabay pasa kay Kanaha. Nice one! Pinaguhusay ng ating karanasan ang ating bully rotation. Mukhang ikutan ng bola ang labanan ngayon ah. Sige, pagpatuloy nyo yan. Sabayan natin ang kanilang bully rotation na pinapakita. Wika nitong si Coach Kiko. At dito'y pumukul nga ng isang tres itong si Kanaha sa kanyang pagpukul. Ay pasok nga ito. At sa kanyang landing spot ay nandoon nga itong si Mitsui. Kaya naman, 3 points, foul, counted, 1 free throw para kay Kanaha. Sigaw nga ng referee, kaya naman, nice one, good job, napakahusay. Pasok ang 3, may kasama pang foul, sumabit ka na sa Shimitsui. Hindi mo kaya ang isang Kanaha, sigawan ng mga tao at dito hindi nga nagpahuli, sinataba. Ha, ang yabang-yabang nyo. Hindi nyo alam ang tunay na kalakaran at hindi nyo alam kung sino ang mahusay sa tres. Walang makakatalo pag-usapang Rainbow Area sa aming pambato na si Sashi Mitsui. Gugulatin kayo niyan sa mga purong clutch niya. Sigawan ng mga kaibigan at tagahangan nila at dito'y siyempre nagyabang na nga itong si Kanaha. O ano? Kung sa tingin mo malalayuan mo ako sa tres, pues hindi. Hinding-hindi ka makakalamang sa akin. Pareho kayo ng pinsan ko. Walang ibubuga kumpara sa akin. Kahit pa magsanib ang Mitsui at Matsumoto ay hindi makakaisa sa isang Kanaha. Tandaan mo yan. Wika nga nitong si Kanaha. Kaya naman dito nga ay pasok nga ang kanyang free throw. Kaya naman dito ay aba, mayabang ka. Sobrang yabang mo. Tignan natin kung ang saan ang angas mo ngayon. Wika nga nitong sobrang seryoso na Sashi Mitsui. Tignan nyo, sobrang seryoso nitong si Sashi Mitsui. Tila ba nayabangan siya ng gusto sa mga sinabi nitong pangit na Kanaha na ito. Wika nga nitong si Kogure. Kaya naman dito ngay hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyagi ang bola sabay. Nagwika nga, kupunan ng Shoko, merong mapapahiya dito. Panigurado, tignan nyo ito. Wika nitong si Miyagi na nakatunog na nga sa gustong gawin nitong kanyang kaibigan ay Sashi Mitsui nang biglang isang napakabilis ka na pasa ang kanyang ginawa. At sa paghawak nga nitong si Sashi Mitsui ng bola ay dali-daling tinirahan itong si Kanaha ng harap-harapan. At ang bola ay nasa taas pa lang ay binulungan nga niya itong si Kanaha. Sabi nagwi ka nga, pasok, bumantay ka naman. Bumantay ka naman, pakiusap. Bata, wika nga nitong Sashi Mitsui. At paglingon nga nitong si Kanaha ay labis nga na nagulat. Ano? Sobrang bilis niyang mag-release. Halos man lang hindi dumampi ang bola sa kanyang makamay. Sobrang bilis niyang mag-release. At ganito ang naging resulta. Untouch! Ano yun? Wika nga nang galit at gulat na gulat na si Kanaha. Kaya naman dito ay bang! Pasok! Napakahusay! Yan nga, harap-harapang tira. Yan ang deserve mo, Kanaha. Mapahiya, masyado ang mayabang ungas. Ngayon, ano? Ano ka ngayon? Tila ba na nagulat ka na parang bata? Nanlaki agad ang iyong mga mata. Wika nga
ng mga tagahanga ng Shoku. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ngayong nagiinit na ang kamay ng ating sniper, ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.